Hey guys, yung tanda po rin yung pagbalik sa akin channel at ngayon at i-update ko lang po kayo no, tungkol sa wrist ko. So napansin nyo po dun sa sparring namin ni Goliath yung video na yun. Sa kalagitnaan po ng video na yun, nilagay ko po na may tumunog sa wrist ko. Kaya tumigil muna kami sa pag-sparring sa left hand. No, so ngayon papakita ko lang po sa inyo kung kamusta na po ba kalagayan ng left ko. So ito na po siya ngayon. Yan siya. So, ang tawag po dito ay wrist wrap. No, yan po siya, no? So, may matigas pang parte dito sa may wrist para hindi siya mabibend ng madalian lang. No, so, 65, mga 65, 70% na po tayo dito sa left. No, so, pero hindi pa po tayo nakaka-pronate. No, hindi pa po tayo makapronate. Kasi nga masakit po yung wrist natin. No, pero yung cup, may kaya na po nating onte mag-cup. No, pero pag extend tapos supinate, hindi po natin kaya. No, so siguro sa kalagitnaan ng October tayo mag-rehab at susubok mag-training ng magaan lang. No, so pero sa right, no, yung right po natin ay okay na okay. Kaya siguro bukas tayo magbo-brutal training sa right hand. Magpe-prepare na po tayo ng official para sa tournament. No, so isang update ka po sa inyo, no. Si Kuya Bagyo, Idol Bagyo ay babalik next year. So next year na siya babalik. So bakit siya nawala? So napansin niyo naman po sa channel niya sa mga supporter ng channel ni Kuya Bagyo. So isa na po ako doon. So napansin po natin na hindi po siya masyadong naka-upload ngayon. So ilang buwan na nakalipas. So marami po siyang inasikaso muna. So, isa na rin po dito ay tatay na po siya. So lalaki po ang kanyang anak, which is syempre magiging next superstar. So ang pangalan niya ay Prince. So si Prince ay isa sa mga magiging malakas, isa sa mga pinakamalakas. So yan lang po ang update ko ngayon. Siguro bukas mag-upload po ako ng training video or baka Thursday. So yun po ang video natin ngayon. So nag-update lang po ako para sa inyo. So ito na po si left hand. So mahaba po itong wrist strap na ito. So adjustable po siya. May buckle dito sa dulo. So nire-recommend ko po ito, no. Wrist strap pag na-sprain po yung wrist nyo gaya ng sa akin. So nagpapasalamat po ako dahil hindi po na-fracture wrist ko. No, so hindi kasi kung fracture, kakailangan pong operahan 'yan at ilang taon 'yang kakailangan bago mag-recover. Pero kung sprain, no, so ilang weeks lang, ilang months lang. No, so ilalagay ko po sa link ng ating description kung saan ko nabili itong wrist wrap o wrist strap, anong gusto niyang tawagin dito. No, so ang ginagawa nito ay i-stable niya 'yung wrist nyo. No, 'yung ganyan. Para hindi basta-bastang magalaw-galaw yung wrist nyo. Kasi dapat kung na-sprain ka or na-fracture ka, hindi naman dapat ginagalaw masyado. So since 60% na po tayo, so nakagalaw na po tayo ng maayos dito. No, pero pag usapang training, wala pa. So stay consistent. Keep pulling.